Hi, hey guys. Everyone, welcome back to PUZONVLOGS. For today's vlog, we're going to try something new, something different. I think this is our first time reviewing a TV show. Yeah. And this TV show is kind of special since this one is, it's been a long time since both of us watched together a TV series since we're busy. At the same time, we have, of course, different likes. But this one, most especially this one we finished together. We started and finished together. And this is the Squid Game. So I'm sure you watched this. This is very, very, very famous nowadays. But super interesting. Super interesting niya talaga. And later on, let's give our thoughts and review it. Mm-hmm. And how anong rating natin on this TV show. Alright? Okay. But before that, don't forget to subscribe to our channel, like, and comment down below. Alright, so, Squid Game. My first initial thought of it, it's really, really interesting. Ako din. Yeah. Super interesting siya. Kakaiba. You know, yeah, there's some shows na when you watch it, it's like you can you use your phone and then watch it. You're not really focused on the TV show. But this one, You're really glued to the show, so that I think it's that's the positive thing about this show, that you're really glued to this. And before that, pala, the good thing about this show is there's Korean version and there's English version. Actually, may conflict na kami agad dun. So kasi I wanted sana na English since ayoko magbasa ng subtitle, but gusto ni Mayora Korean. Yeah, para feel. Yeah, actually, meron namang point dun, but going through it after watching reviews and the hidden, later on let's talk about the hidden gems, hidden what they call that, hidden meanings or whatever. But next time siguro if I gonna watch it again, I'm gonna watch it in English. Let's see. Talaga? Para lang just to you know, see the difference. Yeah, but yeah, that first initial reaction ko is parang nakaglue ka. And then every show you're anticipating. May mga times na parang feeling mo alam mo na pag nabibitin tayo, like for example, syempre inaantok na. Basically our time of watching is around 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. which is most parents I'm sure may iintindihan niya since of course may toddler, may newborn. But ganun ng oras time, so medyo inaantok-antok na. So hindi namin na ma-marathon ng one sitting. Oo nga. Exciting din yun. Exciting din niya. You're gonna look forward to ano. My point is, going to work, pag-uwi ko, manonood na ba tayo? Manonood na ba tayo? So parang merong anticipation. Kasi, yung siguro problem din ngayon, there's so many shows, at the same time, it's readily available na parang there's no anticipation anymore. But, yeah. But this one, super exciting siya. At the same time, it's suspense, right? Suspense. And iba naman siya, hindi na yung mga romantic na K-drama yung pinapanood natin. Yeah. At the same time, it's really, really interesting kasi nga, you don't know what to expect actually. Yeah. You don't know what to expect going to it. But in the same time, the characters, we're really not familiar with the characters. Most of the characters. But I think they did a good job. Great job casting. At the same time, bumagay yung mga roles nila. So basically, may mga challenges, and then as you go along, matira matibay, last man standing. So the last one wins, which is basically if you guys watch it. Ang nanalo is the main character. Of course, the main character. But yun nga, nabanggit ko kanya, there are hidden, of course, there's a twist at the end. The contestant number 001 is the creator. Oh. Ang dami mo interpretation, right? And at the same time, before dying, he wanted to experience it, the games. Yeah. Oh. And there's so many what do you call this? Videos, interpretations. Na meron na palang mga clues going in na siya yung main character. Like for example, on top of my mind, if you guys remember the policeman when he went inside the files, he opened one file and then nakikita mo doon 002 nag-start.
Yeah, hindi ko na notice yun. At the same time, there's so many actually on top of my mind. At saka yung sinasabi mo yung sa game area, nasa wall na lahat ng type. Yeah. 'Di ba natatandaan yung merong doctor doon na working for the mga ibang ano, mga staff, ibang staff. Treating and selling the organs. And then he for in exchange he wanted to know the next challenge. Yung pala to the walls, makikita mo andun na yung mga challenges niya. So very very cool. Hindi natin napansin yun. Oo nga, so panoorin natin ulit. And at the same time yung 001, very interesting since napanood ko yung mga theories. Oo, guys, by the way, siya mahilig siyang ano mag-analyze ng mga after namin mapanood. Yeah, manonood ako ng mga fan theories. Like, for example, sa Quiet Place, papanoorin ko yung mga theories. Basically, hindi ko kasi naiintindihan yung mga movies. So, pinapanood ko lang yung intro ko na after. But, yun nga. At least may nakukuha siya. Naaliw ko sa mga theories kasi nga, parang, like, for example, may theory na, like, for example, yung the 001, father siya nung main character. Interesting sobra. Kasi nga, may mga instances, like, for example, yung milk, ayaw na ng milk kasi nga lactose intolerant siya, and then gusto na chocolate milk, and then nabanggit ng matanda na parang pinapagalitan ka siguro before ng dad mo, meaning siya. Tsaka yung sa game na yung nag-riot na silang lahat. Ah, yeah. Tapos that's, yung nasa taas lang siya na mag-isa. Hinahanap siya ng team niya, di ba? Yeah, that's basically yun din yung pinaka na ano ko na siya ako watching that theory video na yun. Mm-hmm. Basically, syempre siya yung creator and he wanted to express the game. Syempre, ayaw niya mamatay, di ba? So, remember that one challenge that they have to pick one as a partner. And then, at the end, yung babae yung natira. Yeah. Kasi nga, nag-change of heart yung bida natin. Which is, what's the name of the bida? Si Lee. Lee Jung-jae. Anyway, sorry if we pronounce it wrong. But basically, nag-change of heart yung bida. Nagpinili na yung matanda. Na supposed to be, siya yung maiiwan. Siya dapat yung maiiwan. Kasi di ba, like yung babae na save siya without going to the challenge. Nagpahinga lang. Supposed to be, that's the, dapat yung matanda. Yeah. Oo nga. Another one is, may mga kita rin ako na, ano yung second challenge, the tug of war. Yeah. Going through it, wala na siyang ano eh. Wala siyang, I'll show a video. Parang wala na siyang lock doon, nakahiga na sila. Talaga ba? So basically, pag natalo sila, automatically he can go out. Hindi siya mamamatay. Kasama rin ng rope. And also, nabanggit mo sa akin yung sa glass challenge. Yeah. Before pa nun, yung marble. Marble. Basically, hindi siya pinatay doon. Kasi nga, going in, he knows hindi na siya pwedeng to go forward to the glass child kasi that would be difficult for him kasi pwede siyang matulak, pwede siyang which is talking about that glass challenge, let's talk about challenges. Ano yung pinaka favorite mo challenge? Dalawa. Yeah. Ako yung first, yung unang-una yung may malaking doll. Ay, may malaking yung figure na... niya. Oo, okay. Kasi yun yung unang ano eh, nagpa-shock sa akin. Ha? Ano to? Kakaiba. At the same time, siguro going through that, ilan ba sila? 4, 5, 6, right? Oo. Parang hindi pa nila alam what to expect eh. So... Yeah, tapos yung second is din sa glass. Ang galing nun. Yeah. Ang galing. At I think yung pinaka na-feel kong challenge is the glass challenge. Kasi personally, me, ako takot ako sa heights eh. And imagine mo, you have two choices. Tapos babagsak ka sa ano... sa baba, which grabe na feel ko yung takot doon, kaya yun yung pinakaayokong challenge. Nagustuhan ko rin yung tug of war kasi parang nagka-idea ko, pwede palang gawin yun ah. No, but yung tug of war kasi parang meron kang idea na parang mananalo sila eh. Alam mo yun? Hindi, like paano nila gawin yung idea kung gawin yun yung but going through that, parang alam mo na they'll win that. It's not about the strength, parang may strategy. Ganda rin strategy, that's it. So basically, overall ang ganda. Overall maganda talaga siya. So I suggest ito. Do you think may part 2? Do you think magkaka-part 2? Sana meron. Well, sana meron kasi interesting kung paano nila gagawin yung twist naman, another story naman. So basically, ang part 2 is I think the main character will go back
as the hindi na siya as contestant. I don't know, maybe contestant or maybe siya na yung panggulo. Think ko parang magiging siya yung ano na yun, game leader na. Game master. I think that's my. But yung sa akin naman, nakulangan lang ako sa story dun sa ano, sa police. Nabitin lang ako, like dun lang yun, or yeah. Kung may part 2 man. Pero interesting, aminin mo, explore. Sinabi ko na sa'yo ahead of time na kapatid niya yung parang kahit paano medyo alam mo. But yeah, yun, nakulangan ako dun. Gusto ko at least kung may second, may part 2, ma-explore naman yung story na yun. Yeah. But kung bakit yun yung napili. Who's your favorite character going in? Sa akin, yung girl, yung yung pickpocketer. Yeah. Tama yeah. Ba, pickpocket? Galing niya. Yung pickpocket. Which is a model pala siya in real life. Oh. Wala, ang interesting kasi ano siya eh, parang mysterious type. Tapos, yeah. Ano pala, yun yung past niya pala. Na merong, may kapatid na waiting for her. Yun. Mm. Tapos, lahat yung ginagawa niya for the family. Yeah. Well, lahat naman sila for the family, but with yung twist ng story sa kanya. And then, kung paano yung strength niya dun sa games. Diba? Interesting for me. Another interesting... Sa'yo, ikaw, sino favorite mo? Okay. My favorite is... I'm not sure. Ano ka favorite? Maybe, I don't know. Yung lolo. The lolo, kasi siya yung pinaka... headmaster. Siguro, wala ka favorite? Siguro, parang the main character na rin siguro. Uh-huh. Kasi since basically, I don't know. Sa kanya umigot yung ano eh, story. So, yeah, that's a good question. But may basically, sino kaya? I don't know. Stuck tayo dun. Who's my favorite? Or baka yung isa na, yung natira, yung friend niya. Actually, okay din yung friend niya. Na-bad trip ako dun. Oh, kasi yung nag-ano siya. Nakita mo na yung totoong kulay niya. Oh, but basically, yeah. Kasi a life or death situation na yun eh. Yeah, kaya siguro talaga. Which is, let's go to the another fun fact about them. Lahat ng deaths nila, related doon sa mga ginawa nila earlier. Early on? Life. Yeah. Like for example, di ba... yung bad guy, yung pinaka bad guy doon. Yeah. Jump off the cliff. To para makatakas doon sa mga bad guys na habol sa kanya. Namatay siya. Naano siya sa cliff. And then may scene yung babae, your favorite yung babae. 'Di ba meron siyang scene na parang meron siyang tinretin na lalaki na iyan niya yung neck. If hindi niya ipagmimit. Ah, yeah. Oh, then namatay din siya sa pag-slash ng neck. At the same time, what else? Oh, what yung second bida? The second bida, di ba, he wanted to mag-suicide sa bathtub? Oh, namatay din siya sa suicide din. Oh, interesting. Di ba? Parang may mga... Meron pa ba akong naiwan? Yung girl. Yung kontrabida na girl. Oh, wala doon. But may relation siya. Which is yan yung mga napapanood mo kapag nanood ka ng mga fan theories. Ang galing nga. Yeah, parang, eventually, malalaman mo yung mga hindi naiisip na ibang tao. Yeah, oo. At basically, ang dami niyang mga hidden meanings. Which is another last hidden meaning na I think very, very important din. Parang pinapakita nila yung diba may mayaman, then yung hero. Then yeah. Parang, looking at this film, parang... Tinakal nila yun. Parang tayo yung mayayaman na we had fun watching people suffer. Parang... Get. Yeah. May parang nag-enjoy tayo na nakikita na. Parang nandun tayo sa level nung... Yeah, oo nga. Which is... Galing. Like nung mga... Kaya meron sila mga socio-economic pinapasok. Like, what's that movie? That scary movie also. Yung naging famous for their noodles. What's that movie? Comment down below. What's that movie? But yun, may socio-economic din siya. Parasite. Yeah, that's a very good movie also, The Parasite. Yeah. Parang may socio-economic na hidden meaning din siya. Which is very, very, very nice. So let's go back to my favorite one. Who's my favorite? I guess the favorite one is the one abandoned by... Yun, the one abandoned sa marble. Who's that guy? Yeah, Ali. Si Ali. Yeah. Yeah, another one. Siya yung, di ba,
meron siyang incident na ninakaw niya yung kinuha niya yung pera dun sa amo niya. Oo. Tapos tumakas siya. Related din sa namatay siya. Kinuhanan din siya ng Marvel. Yan si Ali, I think very good character siya. I think si Ali, good character siya. Yeah, that's one of isa sa favorite ko si Ali. Kasi yun na yung list natin na favorite. Ever since talaga very nice siya. The same time loyal siya. Loyal siya. But yun nga. Maganda yung storyline niya din. Yeah, maganda yung storyline niya. Actually, overall interesting talaga yung yung movie na to. Yeah, very interesting tong show na to. Show. At the same time, yun nga, something new. Something new na all of us would talk about and enjoy na not the usual na pinapanood natin sa Netflix. At the same time, this is very special to us. So, kasi nga, ito yung, it's been a long time na nakapanood kami ng series together talaga. Sobrang actually, yung mga movies niya, sobrang bihira na rin. Since mga 3 days apart namin siya napapanood, natatapos. Yeah, kasi nga, yun nga. Because of parenthood. At the same time, yung mga pinapanood din, yung mga Korean na, old school Korean na, so, may mga castles. Hindi ko talaga trip yung mga castles. Yeah, lahat naman eh. Basta there's also one, yung Kingdom, we watched that together. Yeah. Puro mga Koreans na pinapanood. Which is very, very good kasi nga ang galing ng Korean. Yeah. Very nice. So, galing na nakaisip. Yeah, galing na nakaisip. Yeah, so basically, what's your rating for this series, Squid Game? For me, 4.5. Wow, it's very. Ako 5.5, since kasi we enjoyed it together. Wow, yun yung point card. Yeah, we enjoyed it together. At the same time, very memorable siya kasi while we watched this, 2 a.m., 3 a.m., dumindol. Ay, oo! Oh, like earthquake! Yeah. Earthquake, so kami yun. Ano yun? Akala niya gumagalaw lang ako. So, very memorable. Kaya I'll give this 5 out of 5. Squid Game. Squid Game. But going into Season 2, let's see if it's good pa rin. Kasi may mga times na after Season 2, after Season 3, parang hindi siya. Wala na. But hopefully. Tsaka sakto lang pala yung episodes, I mean. Yeah, not too long. Nine. Yeah, it's 9 episodes. Not like the usual na 18 episodes. Mm-hmm. But overall, again, we love this. Hopefully, if you guys haven't watched this, please watch it. And if you haven't watched this and you watch this vlog, sorry, kasi binigay na namin lahat. Na-discuss lahat. But we really enjoy this. At the same time, we really enjoy doing this review. It's our first, but hopefully, makapag-review pa rin kami ng some of our favorite series, our favorite together. Series and movies together. So that ends our vlog for today. Thank you guys for watching. Don't forget to watch our other videos and don't forget to like, comment, and of course subscribe. Yeah. Bye everyone. Thank you so much.